kumpleto na po ito, 12 piraso. Tapos sa kabila, ganun din po. Ganun din po karami, 12. Ito po eh... Banaba. Ang turnip po ang pagkatanim. Tapos nara. Tapos po apitong. Tsaka kalumpit. Planting mixed forest species, the tangle of roots beneath the surface will resist significant tensile loads from storm winds. Wala kang tinanim sa may araw na lugar? Meron. Ay, doon. Doon, sa kabila. Wala. Ang dimedo sa taas, mayroong mga pitong dalawa. Yung hulip, dalawa. Ah, dalawa lang ako. Basta importante. Ngayon, ito na po, sir. Ganito po yung pagkakuan, pagka medyo hapay, tinatalian po ng ganito lang. A floppy trunk may require support staking. Tapos po, yung dahon ng dahon ng halaman na bumutas. Ang sabi po niya, si Ma'am Dina, ang kumakain nito hindi po od yung may tinatawag po siyang tipaklong. A type of sawfly, Symphyta, might be the insect behind the leaf holes. Sabi niya sa akin, tipaklong daw po, sir. Pero sir, babalik naman ang dahon yan. Kasi halos lahat po ng dahon ng halaman, puro butas. Kagaya po nitong banaba, tsaka yung kapitong na yon. Sa dahon, sabi niya, huwag lang mamamatay. Mm-mm. At may magkakaroon ng problema. Ano to? Pitong yan eh. Pitong? Oo. Oh. Tapos, kalumpit. Ito, ano to? Pitong. A pitong din? Hmm. Ito. Ito, kalumpit. Kalumpit. Hmm. Talaga may mga buto. Against soil erosion, we plant critically endangered species such as Dipterocarpus grandifloris or a pitong. Ito, kaya lang yung space po nito medyo malapit kasi sabi po ni Ma'am Dina, wala namang problema. Kasi... tatamnan po, pero medyo malapit. Hindi po kagaya nung sa area ng palayan na malalayo yung space nung punong kahoy. Tsaka lahat naman punong-puno ay nagkakabutas-butas. Over the steep slope, a mixed tree cover imitates a thick forest. A dense canopy will screen the soil from torrential rains and strong winds, and the tangle of roots will prevent landslides. Diyos ko, ang taas. Bakit kuya parang matamlay? Ganyan lang talaga yan. Ganyan lang yan. Eh, nauinit eh. Tapos ito po eh... Ganun din. Ganito rin po yun. Kakabutas-butas. Bakit sila may butas? Kaya dun sa baba. Kaya sa maligid. Nara. While apitong and banaba seem particularly vulnerable to the pest, the saplings of nara show less damage. Nara trees are fairly well adjusted to our environment, with mortality below 10%. Lahat halos may butas ang dahon. Yan, apitong. Tapos kuya? Nara. Ito, nara. Imitating forest cover to prevent erosion, we proceed in experimental fashion. Not all the species planted over the embankment might suit this microenvironment, or adapt to the insects living in these slopes.